Isa na naman po itong laro kung saan tunay na nahirapan ang Leaguers sa isang bottom feeder kahit na both sides ay may mga key players sila na hindi naglaro this game. Yung video natin ngayon ay hindi patungkol sa kabuuhan ng laro pero magpapakita tayo ng mga iilang clips kung saan medyo naisahan ni LeBron ang depensa ng OKC. Let me explain. Makikita natin dito na ipapasa ni Shooter ang bola kay LeBron sa semi-transition at dahil naghahabol sila, though for me ay hindi naman po necessary na mag-pull up dito ng ganyan kaaga, eh ginawa ni LeBron yan. Tingnan nyo kung paano nag-back off ang depensa dito. Semi-transition nga, diba? So ang depensa ay hindi pa gaanong nasa tamang pwesto dahil katatawid lamang nila. So ang instinct ng mga defenders dyan ay protect the rim. Huwag hahayaang makapasok sa loob. Kaya hindi mo rin talaga ma-expect na bigla silang pinulapan ni LeBron dyan dahil hindi pa naman kailangan ng Lakers ang agarang tres kahit naghahabol pa sila. Inisip ng OKC na protektahan ang loob pero hindi naman tumuloy si LeBron doon. After ilang mga plays, nakita na natin ang adjustment ni Dort na naging defender ni LeBron this game. Wala pa sa half court ay pinick up na niya si LeBron, though hindi naman niya pinapressure to. Sinasabihan lang niya para hindi siguro maulit yung pag-pull up niya ginawa, iilang plays lang ang nakakaraan. Makikita natin na itong si Diallo ay tila tutulong din or sadyang nasa vicinity lang siya ni LeBron at Dort dyan. Either way, parang nahigop ni LeBron tong dalawang to in a way na umangat sila sa kanilang semi-transition defense dahil posibleng ang ulitin ni LeBron yung kanyang pull up 3. Dahil nga dito ay may mas klarong path na para ipasa ni LeBron kay Matthews para sa 3. Noong overtime ay may similar din na nangyari kung saan inakala or inexpect ng OKC na uulitin lang ni LeBron ang ginawa niya. Pumupose siya kontra kay Hamadou Diallo dito sa may kanan. Makikita rin natin na lalapit si Shai Gilgeous-Alexander bilang help defense. Singit ko lang din mga idol na sa dating rules ng NBA ay bawal to. Illegal defense kasi ang tawag dyan na napakalayo niya sa kanyang tao pero hindi naman siya aggressive na nag-double team. Anyways, dahil nga po dito ay na-risk ng OKC ang weak side shooter dahil ginusto nilang bantayan si LeBron. Nahanap ulit ni LeBron si Matthews para sa 3. Maya-maya lang mga idol ay nasa poste na naman si LeBron at si Dort ang bumabantay. Sa weak side naman, makikita natin muli si Harrell at Matthews tulad nung kanina. Bantay ni Basil si Matthews at bantay naman ni Horford si Harrell. Nung nakuha na ni LeBron ang bola, may konti tayong rotation na nakita. Lumapit si Horford sa ball handler habang lumapit naman si Basil kay Harrell dahil syempre siya yung pinakamalapit kay LeBron dyan at pwedeng pasahan siya sa loob. Sa ganitong anggulo mga idol, mukhang mahirap ipasa muli kay Matthews sa kabila dahil may mga blue shirts na nakaharang. Si LeBron man, syempre, sinesurvey niya yung kanyang mga options. Siguro, tiwala din itong si Horford na kayang i-cover ni Dort itong si LeBron 1-on-1 kaya bumalik siya sa tao niya at iniwan tong dalawang to. Sa ganitong paraan mga idol, may iiwasan nila yung nangyari kanina kay Matthews. Dahil nga wala nang nag-help, nag-quick spin si LeBron at sinigurado niyang iwan talaga si Dort gamit ang kanyang off-arm. Actually, may mga iilang pache-pache rin sa game na ito kung saan inexploit talaga ng Lakers yung kagustuhan ng OKC na mag-help para pigilan si LeBron. At naiiwang libre ang iilan sa kanyang mga kampe. Alam na ni LeBron ang gagawin niya sa ganitong mga sitwasyon. Nagtala si LeBron ng 28 points, 14 rebounds, and 12 assists this game para sa 19th na panalo ng Lakers. Ang final score po ay 119-112. Maghaharap muli ang dalawang teams sa to sa Thursday, February 11 sa ganap na alas 11 ng umaga ulit. Ano ba ang masasabi nyo sa video natin yan mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. At nga pala, may nag-sponsor sa atin ng mga shirts para i-giveaway. So, pa-follow na lang din ako mga idol ng Facebook page ng ating sponsor na si Prohibited Clothing. Pag nagkaroon sila ng 5,000 followers ay magpapamigit tayo ng kanilang mga shirts. I-announce ko na lang din soon ang ating mga mechanics. Medyo busy pa tayo ngayon. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ko na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.